Hi po. Good morning ulit. Ito ulit tayo, maghatid ulit tayo ng relief goods para sa nangangailangan nating mga kababayan. Nagpasalamat po tayo sa pinsan natin nagtuturo sa atin. Ito po, buhat ang kapatid natin na si Wigan ang 25 kilos na sack of rice. Akyat ulit tayo sa bundok para ihatid natin ang relief goods para sa nangangailangan. Ito po ang dinadaanan namin, kuminsan pataas, kuminsan patag na patag. Nasa kamabundok talaga dito sa amin. Nakikita ninyo naman na puro bundok. At saka salamat sa tour guide namin, nagtuturo sa pumuntahan namin. At saka salamat din sa Good Samaritan Canada na pinili nila ang Banawi na pabibigyan ng relief goods. At nagpapasalamat din kami at idinaan ninyo sa Banawi Tour Guide Channel.
Ikon siya, nari anito. Ikon nang nama isa ni at niya ni. Marian nito. At na ito tawag to ayon tuwan din ahawa. Ta mo toya yo pestang. Kumpan ti ni umay atin ni amon. Manito, yung pao. Sa bahay ni Nina Colin at si Irene. Buti naman at andito silang dalawa kasi umagang-umaga nag-umpisa kaming umalis doon sa bahay mga 5:30 in the morning. Tapos andito kami mga alas 6. Ngayon hindi namin alam tong bahay nila kaya nagpasama kami sa isang dalaga. At tinuro niya yung bahay ni na Colin. Itong si Colin ay isang magsasaka at manguukit. Kaya lang meron siyang problema na nahiwa yung kanyang kaliri sa kaliwa. Kaya sa dalawang buwan hindi siya nagtrabaho kasi masakit. Tapos ipinatahi sa ospital. Ngayon medyo at least medyo nag-heal ng kaunti. Kailang masakit pa rin sa kung kanyang ginagalaw. Nung nakaraang taon, na-opera siya dito sa leg dito. Kaya hindi siya masyado magtrabaho bilang isang manguukit at as a laborer. Kung meron man siyang nakita pagtatrabahuan at bilang isang carpentero na tatabaw sa bahay, gumagawa ng bahay. Ngayon itong si Irene, yung asawa niya ay isa ring magsasaka na ang trabaho nila ay pumupunta doon sa bukid at nagtatanim.
ng bukid ng iba kasi wala silang mga masasabi mga ari-arian na pagtataniman ng mga ano, magtataniman ng mga gulay at yung mga palay. Kung minsan pumunta sila doon sa sentro at nagbabantay ng mga store kung meron si merong nakaanyaya sa kanila, kaya lang hindi naman hindi tuloy-tuloy yon at minsan nawala silang trabaho sa isang buwan at bumalik naman babalik sila sa bukid at kung may nakaanyaya sa kanila ay doon sila nagtatrabaho kasi kulang pa rin yung kanilang sinasahod. Yun, meron silang siyam na anak na makikita naman ninyo kanina, yung mga maliliit pa. At ito yung kanilang bahay na dito sila nakatira lahat. Kaya lang yung iba, umalis kanina. Colin at Erin, meron yung isa kayo sa mga pamilya na napili ng Good Samaritan na galing po sa Canada. At ito po yung binigay nila na isang sack of rice at yung ano yung grocery. Anong masasabi po ninyo sa mga Good Samaritan team o sa Canada? Salamat sa nagsiya. Hindi namin alam kung ano itong salamat po sa mga nagbigay sa galing sa Canada. Salamat sa inyo kung naman ang napipili nyo na kapareho din namin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Po sina Colin at si Irene, ito po ang kanilang buhay. Kanilang pagsasalamat po sa mga biyaya na ibigay ninyo po sa kanila. So, magandang araw po sa lahat. At kahit ganito na mahirap ang buhay, meron pa alahanin po natin na meron pang pa rin nagmamahal sa atin. At sa hirap ng buhay ay mas lalo tayong tumitindi na nagtatrabaho para sa ating mga pamilya. So, maraming salamat at to God be the glory. God is great all the time. Thank you.
Thank you.